Oranger, we are here now in Biscay, North Shields, England. Napakaganda ng lugar, sobra. Kasi lalo na dito, may mga Filipino seafarer dito na nagtatrabaho at saka mga fisherman sila. Minsan namimigay sila ng isda sa mga kababayan natin na mga Pilipino dito na nakatira. So yung ginagawa namin minsan, minimigyan lang namin sila ng mga phone card, parang ano na rin sa kanila. Kasi kung bigyan kami ng isda, so bigyan rin namin sila ng phone card para at least kahit papano matatawagan rin nila yung mga family nila kaysa bibili pa sila ng phone card. May mga kaibigan ako dito dati na nagtatrabaho, pero dahil pandemic ngayon hindi tayo makapasok basta-basta ngayon dahil mayroong pandemic ngayon at saka hindi tayo makapasok, ibig sabihin sa kanilang mga lansa o sa kanilang mga fishing boat. At saka doon na banda mas maraming mga fishing boat na nakasampa doon sa dulo. Mas maraming mga Pinoy dati dyan. At saka yun. So ito yung fish cave. Diba? At saka mga Ranger, yung kabila, ano yan, South Shields. Dito sa lugar ko na tinatayuan, ito yung tinatawag na North Shields at saka yun ang South Shields. So pwede kang mamingwit doon banda sa dulo, yung may lighthouse doon banda, pwede kang mamingwit doon. At saka saglit na mga Ranger, saglit na. Mag-ask muna ako kung mayroong fish and chips doon banda. So balik tayo, kasi tinatanong ko kung mayroon silang fish and chips kasi kakain ako doon. Tsaka pwede ka rin mamingwit dito, kaso lang problema dito maraming mga bato-bato. Pag nag-fishing ka na sumasaya dito, nahuhok siya sa mga bato-bato, kaya hindi maganda rin dito mag-fishing. May makuha ka rin pero hindi mas maganda, katulad doon sa lighthouse. Mas maraming makiril doon na makukuha ka kaysa dito. Pag summer na talaga, marami ng makiril. Kasi mga makiril season, maraming mga makiril na lumalabas na dahil summer na. Kasi yung makiril gusto nila yung mga mainit na weather, yung mga mainit na lugar. Pag cold kasi nasa gitna sila. Pag medyo mainit na dito sa dalampasigan, so mas maraming makiril na pumupunta dahil gusto nila yung weather. Ayaw nila kasi yung cold. Siguro dahil pag cold, ayaw nilang, hindi sila komportable, ibig sabihin. So yun ang gagawin natin mga Ranger. Namimingwit tayo, ibig sabihin pag summer. At saka maraming makiral talaga. May mga vlog ako dyan na marami akong nahuli na mga makiral. At saka hindi masyado maganda dito pag manghuli ng makiral kasi medyo matumal dito pag dito ka. Hindi katulad sa mga lighthouse talaga doon banda, mas marami. At saka doon yung pala yung barko na na-vlog ko na rin nung nakaraan, yun ang barko na ng P&O Cruises, yun ang Oceana yata o Oriana, yun ang na-vlog ko nung nakaraan. Tingnan nyo na lang sa mga previous vlog ko, yun ang barko doon. Malaki yan, at saka hopefully someday makasakay rin tayo dyan. Okay, at saka yung kaibigan ko dati nagtatrabaho dyan sa barko na yan. Kaso nasa Pilipinas pa sa ngayon. So yun, at saka kita-kita tayo uli. At saka kain muna ako ng fish and chips.
dito yung mga maganda yung weather ngayon, napakaganda ng init. Excuse me, have a sugar please. Sugar. Yeah, just help yourself. That's salt. Sugar's that. Alright, thank you. Okay, kain tayo mga ka-ranger. Avocado pala to. Ito. Tomato pala to. Tomatis. Mukbang tayo mga ka-ranger. Ano to? Fish and chips. Kain na yung mga ka-ranger. Pusin ko lang ito. Gutom na ako eh. Kain tayo. So,
kaganda ng weather ngayon mga ka-ranger. At saka pag summer na naman dito, pwedeng magkaganito. At saka pandemic pa ngayon, so hindi pa pwedeng magkain sa loob ng restaurant. So yung mga tao ngayon na kumakain lang sa labas, para at least avoid pa rin yung contact na magkalapit yung bawat isa. So pwede kang magkain sa labas ng restaurant. Maraming salamat sa papanood sa aking mga channel palagi. Saka yung channel natin mga ka-ranger, ito yung channel na palagi akong nabibigay ng mga tip kung ano yung mga magandang mga pwede natin magawa sa buhay. Iba-ibang klaseng mga vlog yung ipalabas natin sa inyo. At saka hindi boring na vlog to. Ibig sabihin na marami kayong matutunan pag ako mag bigay ng mga content. Hindi lang sa puro pasyal, hindi lang puro kwento o kaya mga kalokohan. Gusto ko talagang mabigyan kayo ng mga tip palagi. Kung anong pwede natin mapakita sa inyo. Okay, so kain muna tayo. Tsaka dito bawal mag-inom na naka-drive. Mayroong points yung license mo pag nahuli ka. Kasi 12 points yung license ko. So ibig sabihin, pag nahuli ka, pwede kang matanggalan ng 12 points automatic pag drinking driving yung kaso mo. Pero kung mga illegal parking lang o kaya mga minor offense lang, so pwede ka magkaroon ng 3 points, 6 points, 9 points hanggang maubos yung 12 points mo. Pag naubos yung 12 points mo, tsaka ka na magkaroon ng violation, ibig sabihin tanggal lahat ng points mo. So mag-retake ka uli ng bagong license. Ibig sabihin kukuha ka uli ng bago. Simula ka sa umpisa, from the start. Kuha ka muna ng theory, tapos practical. Kaya dito pag nagkapasa ka ng driving license mo, parang fun ka talaga eh. Parang minsan i-celebrate yung mga tao dito kasi parang nakapasa ka ng board exam. Napakaigpit ng driving license dito, kaya maingat yung mga tao dito sa driving license nila kasi mahirap talagang kumuha. Kahit sabihin natin na professional ka na, pag nasa practical exam ka naman, napaka-stricto ng driving instructor. Kunting mali mo lang, yung steering wheel mo, kunting galaw lang, umikot lang kamay mo, fail ka na, wala na. Minor na. So far minor lang naman yan, pero ibig sabihin, napakahirap talaga. Lalo na yung beating the red light ka, ano yun, major points yun. So bagsak ka talaga sa exam mo. Kaya yun ang hirap dito sa UK pag kumuha ng driving lessons or driving license exam. Hanggang makapasa ka, napakahirap talaga. Ako nga, taxi driver ako dati sa Pilipinas at saka jeepney driver, pero na-fail pa ako sa driving ko. Kasi mali raw yung upo ko, mali yung galaw ko, mali yung pag-hawa ko ng steering wheel. Maganda ng Ferrari mga Ranger. Yan. Oh my God, Ferrari.
nag-alaga lang naman niya ng ilang milyon. Pag may Ferrari ka dito, mayaman ka na. Hanggang dito na lang tayo mga ka-ranger. Thanks for watching. Kita-kita tayo sa sunod ko na vlog. Don't forget to subscribe my channel. Please turn on the notification down below and leave your comment, likes, and please share. Okay, and this is Ranger of Rangers again. Thanks for watching and have a nice day. And hasta la vista mga ka-ranger.